May nakaraang video kami na ginawa noon patungkol sa herbal medicine at paano ito gawin. Doon sa nasabing video ay na-discuss namin ang paggawa ng decoction. Kung hindi nyo pa ito napapanood, dapat ay panoorin nyo muna. Ibig muna kasi naming malaman nyo ang proseso ng paggawa ng decoction. Para mapanood ito, i-click ang link na nasa description box sa baba. Sa video na ito, gusto naming magbigay pa ng mas maraming mga herbal remedy na hindi lamang para sa mga kambing. Kung hindi, babanggitin din namin kung pwede ito sa inyong alagang baboy, baka, o kaya naman manok. Bago namin ito talakayin, inaanyayahan muna namin kayong suportahan ang aming Facebook na Saydline.PH at sa Shopee, Mang K Agriventures. Ka-Saydline, huwag kakalimutang mag-comment, share at subscribe dito sa Saydline.PH. Ka-Saydline, ang mga compilation ng mga herbal remedy na babanggitin namin ay magkakaiba ang pwedeng maging effectivity. Ibig sabihin, nakasalalay sa tiyaga ng gumagamot ang magiging bisa ng gamot. Ang sigurado namin, mabagal ang paggamot ng mga herbal remedies. Mayroon pang kailangan munang abutin ng 2 hanggang 3 linggo para lang magkaroon ito ng epekto. Mayroon ding mga herbal na gamot na paulit-ulit na ipapainom 2 beses isang araw sa loob ng 1 linggo para ito ay umapekto. Ka-Saydline, hindi namin irerekomenda ang herbal medicine kung marami kayong alaga. Hindi nyo kakayanin malamang ang paulit-ulit na application at baka mapahamak lalo ang inyong mga alaga. Kung nag-aalangan kayo, laging magkonsulta sa pinakamalapit nyong vet. Ipil-ipil, scientific name, Lucina leucocephala. Gamitin ito pampurga ng kambing, baka at manok. Ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng decoction galing sa mga dahon nito. Kaunting babala, mag-ingat lang sa baka. At may paniniwala ang mga eksperto na nakakaapekto daw ito sa reproductive system. Ringworm bush, scientific name, Cassia alata. Gamitin ito pamurga ng kambing at baboy sa pamamagitan ng decoction galing sa dahon, tangkay, bulaklak at bunga nito. Pwede rin ito pangalis ng sakit sa balat ng baka, kambing at baboy sa pamamagitan ng dinurog na dahon o katas na lumabas galing sa dahon. Babala, para panggamot ng balat, pwedeng abutin muna ng 2 hanggang 3 linggo. Ang ringworm bush ay pwede rin gamitin panggamot sa ubo ng kambing. Bayabas, scientific name, Psidium guajava. Gamitin ito pangalis ng natirang bahay bata ng kambing o baka. Ito rin ay mabisang pagtanggal ng infeksyon ng dede ng baboy, baka at kambing. Ito rin ay pwedeng gamitin para sa anumang sugat ng hayop. Ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng decoction ng dahon nito. Sambong, scientific name, Glumia balsamifera. Gamitin ito para sa anumang nana ng baboy, baka at kambing sa pamamagitan ng dinurog na dahon o katas na lumabas galing sa dahon nito. Ito rin ay pangontra sa lagnat ng baboy, baka at kambing sa pamamagitan ng decoction ng dahon at tangkay nito. Pwede itong panggamot sa anumang sugat ng hayop sa pamamagitan ng dinurog na dahon o katas na lumabas galing sa dahon nito. Luya. Gamitin ito para sa pagtatae ng baboy at pamurga ng kambing. Madali lang yan, ka-Saydline. Ihalo ang tinurog na luya sa coconut oil. Langka o jackfruit. Scientific name, Artocarpus heterophilus lam. Gamitin ito para sa sugat ng kambing. Ito ay sa pamamagitan ng sinunog na fresh na dahon na inihalo sa coconut oil.
Durugin para lumabas ang katas gamit ang mortar and pestle. Bamboo, scientific name, Bambusa spinosa rob. Ito ay ginagamit pamurga ng kambing sa pamamagitan ng decoction ng dahon nito. Makahiya, scientific name, Mimosa pudica lin. Ito rin ay ginagamit pamurga ng kambing sa pamamagitan ng decoction ng dahon nito. Malunggay, scientific name, Moringa oleifera lin. Gamitin ito pang padami ng gatas ng inahing kambing at para sa anemia ng kambing sa pamamagitan ng decoction ng murang dahon nito. Ang malunggay ay pwede rin gamitin pamurga ng baboy sa pamamagitan ng decoction ng batang bunga nito. Star apple o kainito, scientific name, Chrysophyllum kainito lin. Gamitin ito pamurga ng kambing para sa foot rot ng kambing at para sa sugat ng kambing. Ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng decoction ng dahon nito. Turmeric o luyang dilaw, scientific name, Curcuma longa lin. Gamitin ito para sa lagnat at sugat ng kambing. Pwede rin itong pangontra sa sipon ng mga manok at pwede rin gamitin para sa kambing na nagdumi ng dugo. Ito ay sa pamamagitan ng decoction galing sa ugat o luya. Garlic, scientific name, Allium sativum. Gamitin ito para sa puso ng bagong panganak ng kambing at pwede rin ito pang alis ng natirang bahay bata ng baboy sa pamamagitan ng decoction mula sa garlic. Nung manatiling malusog ang inyong mga alaga. Lagi niyo pong susuriin ang inyong risk, lalo na kung talamak o marami na ang may sakit sa inyong mga alagang kambing. Ang gusto ng kahit sinong nag-aalaga ang mapanatiling malusog ang mga hayop, kaya kung marami na kayong nagkakasakit, ang pinakamabisang solusyon pa rin ay alamin kung ano ang mga antibiotics at bitamina at iba pang mga gamot na kailangan. Sideline. Kung gusto nyo ng herbal remedy file katulad ng video para may quick guide kayo, send us an email. Bago kami magpaalam, gusto naming magpasalamat kay Mr. Byron Amadeus Kayabyab para sa napakaraming impormasyon na nakukuha namin para patuloy namin kayong matulungan at makapagbigay ng magagandang tips dito sa Saydline.ph. Si Mr. Byron po ay isang farmer scientist at university researcher ng UP Los Baños. Shout out naman po sa ating mga subscribers na sina Foranze Channel, Kiko Barquila, Fe Teodoro, JR Lagua, Jeron Docusin, Eli Peralta, Lost Wanderer, Adrian Mendoza, Corrupt Republic, Luth Gelig, Ivan Joe Efemiano, Berting at Christian Random TV. At sa inyo ka-sideline, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Huwag kakalimutan mag-subscribe dito sa ating channel na sideline.ph. Ito po si Aga, kasama si Mang K para sa sideline.ph. Kita-kit sa susunod na episode ka-sideline!